Filipinong style carbonara. Alam nyo, isa to sa mga first recipes na natutunan ko. I think grade 3 pa lang ako. Ito yung first recipe na talagang nakabisado ko. Bakit kaya siya tinawag na Filipino style? Kasi ang authentic carbonara, number one, hindi ginagamitan ng cream. They don't use cream, but they use egg yolks. Tapos tayo, we just use yung Parmesan cheese, yung iba nga kung ano na lang yung cheese available. And I feel kaya din na-create yung Filipino style or Filipino version is because hindi naman laging available ang authentic ingredients ng carbonara, like yung mga talagang Italian products. You can go to specialty stores, yung mga other, may mga sa grocery section, meron din naman talagang nakikerry ng mga cured meats like guanciale, yun talaga yung ginagamit for carbonara and not bacon. But syempre, siguro yung mga Filipinos, medyo creative din sila eh. So, naisip nila kung ano na lang yung madali at readily available sa market. So, today, yan ang ituturo ko or isi-share ko sa inyo. Malamang nga, alam nyo na to eh. But, this is mas madaling version. Maraming kanya-kanyang style to. Yung iba niya, lagi ng mushroom. Some would add bell peppers. So, depende sa inyo yan. And then, ano pa ba? Ano pa bang naalala ko kapag pinag-uusapan ng Filipino style carbonara? Ah, madalas ko siyang makita sa mga birthday parties. Actually, even in restaurants here in the Philippines, ma-order mo yan. And also, kapag may mga special occasions like Pasko. And since ito na nga, malapit na ang Christmas. Christmas is just around the corner. So, tamang-tama lang ang timing na i-share sa inyo ang Filipino-style carbonara na version naman namin dito sa bahay. Favorito ng mga kids ko, every now and then, lagi nilang i-request. So, I hope you like it. So, first, you boil some water and add salt. Now, add your pasta. Cook it according to the package directions. Okay, so first we put the chopped bacon. We're gonna render the fat. Kunin lang din natin yung fat ng bacon. No need to put oil. This is already very mataba and oily. We just want to get also yung flavor ng bacon in the oil. So leave it muna for few seconds. You want it to be crispy. So as you can see, lumalabas na yung talagang fat and oil ng bacon. So that's what we want. But be careful also na wag iwanan ng matagal o kaya super high heat kasi you don't want to burn your bacon. So we'll leave it for a few minutes more kasi I really want it crispy. Okay, so now it's already brown and crispy. We're just going to strain it, transfer it to another container. Okay, so now in the same pan, I'm going to fry my chopped garlic. This is the oil from the bacon. I didn't add any more oil. Kasi marami naman siya. You can also add butter. Some people would add butter. But I did not anymore. Kasi for me, the oil ng bacon is already flavorful enough or malasa. So for me, the secret to this dish also is maraming garlic. Masarap pag mabawang siya. Because this is where we will get talaga yung lasa ng pasta. Now it's time to add the cream. I'm using all-purpose cream. Use any heavy cream that you have at home. Oops, haluin ko na agad. Now I'm going to add chicken stock or half a bouillon cube na dinilute sa konting water.
you can use your pasta water. Don't worry kasi it will thicken. You can also do this kapag sobrang kapal nung cream masyado kasi nakakaumay naman pag sobrang kapal. So we just continue to stir this. Cook this for siguro a few more minutes na lang until mas kumapal pa yung cream. So now the cream is a bit thicker, I'm going to add the bacon. Hindi ko ubusin kasi magtitira ako for toppings, syempre. So we have our toppings. Then get your pasta. Pasta, add na natin sa creamy sauce. Pwede nyo rin gawin dito. Ang nakikita ko usually, naglalagay sila ng mushrooms. Dinadagdagan nila ng mushrooms. So mix nyo lang. Medyo kakapal pa yung sauce na yan, ha? Because of yung pasta. Usin na natin. Okay, our pasta is done. Actually, mas okay pa sana kung mas maraming bacon. However, pinapak ng mga bata and ni Mark, my cameraman, habang nagluluto ako. So, okay lang. We will now plate our pasta. And you can also add mushrooms kung gusto nyo. Chopped button mushrooms. Depende yan sa inyo eh. Kung anong gusto nyo ihalo or para mas maging malasa yung dish ninyo. Siyempre, kanya-kanyang style yan. Okay, isa pang tip pa pala na bago ko makalimutan, pwede din kayo mag-add ng konti pang salt. But maybe just a little bit. Kasi the bacon is already salty. Tapos if you put pa yung parmesan cheese, maalat pa yon. So depende sa liking ninyo. Gusto nyo ba sobrang maalat? Always taste before serving. Mm-hmm.